Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaayaayang lira. Hipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway. Tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaayaayang lira. Hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pag-apala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sa inyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, nasa Martes tayo na 11 na linggo sa pangkaniniwang panahon. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon, ang inyong mga intensyon, kaya narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor, ng itim na sinunod ng Quiapo, ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa pitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakrospusti ng mga chapels, groups at communities ng mga parokya. Sama rin natin sa misa natin ito ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Sudan at sa Ukraine. Mga kapatid, sa sulat ni San Pablo ay kanya pong pinaalaala ng ating Panginoong Hesus mula sa kanyang pagiging mayaman ay nagpapahirap upang yayaman tayo sa kanyang biyaya na handa rin tayong magkaroon ng tawang gawa. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, tayo'y pinaalalahanan ng Panginoon na dapat higitan pa natin ang ating pagitungo sa kapwa-tao, na ibigin natin ang ating mga kaaway upang matulad tayo sa Diyos sa Kanyang kabanalan. Dahil sa ating mga kahinaan at dahil sa ating mga karupukan, tayo nagkasala. Kaya dumulog tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo mga kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka nang walang mga inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang may hina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad sa iyong mga kautusan, ikaw ay mabigyang kasihan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa ngitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga simbahan sa Macedonia.
Dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nag-abuloy hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito pagkat mahigpit nilang ipinamanhik sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Hodeya. At higit pa sa inaasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon at pagkatapos sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't pinakiusapan ko si Tito, yamang siya ang nagsimula nito, na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ninyong ito. Kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Hindi sa inuutosan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoon, Hesukristo, na bagamat mayaman ay nagpapakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. O kaluluwa ko ang Diyos papurihan. Pupurihin siya't aking aawitan. Aking aawitan habang ako'y buhay. Kaluluwa ko'y yung purihin ang Panginoong butihin. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Kaluluwa ko'y iyong purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi Panginoon, panig sa naapi ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko'y iyong purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko'y iyong purihin ang Panginoong butihin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon,
Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kauputan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti. At pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong ibigin, ano pang gantimpala ang inyong hintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintel. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Nasa Martes tayo na ikalabing isa na linggo sa karaniwang panahon. At ngayon po, ngayong Martes, ay atin pong pagnilay-nilayan ang tunay na pag-ibig. Pag-ibig na higit sa pangkaraniwan na pag-ibig. Dahil sinasabi dito sa ating Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 5, versikulo 43 hanggang 48, lalo na sa versikulo 44, na ibigin ang mga kaaway. Ang pag-ibig sa mga kaaway ay kakaiba at higit pa sa lahat ng mga tinuturo sa ibang mga reliyon. Maski sa Judaismo na kung saan doon ang gagaling ang Kristyanismo. Kung ating tingnan sa aklat ng Leviticus, Kapitulo 19, versikulo 18, sinasabi doon na huwag kang maghiganti at magkaroon ng puot sa iyong kapitbahay o kapwa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Itong salita na ginagamit sa aklat ng Leviticus, Kapitulo 19, versikulo 18, na ang ginagamit dito na salita ay salitang Hebreo na ahab. At ang kapwa ay rea. At sinasabi dito, ahab ta ka rea ka. Ay ibigin lang yung malapit sa iyo. At ang ating Panginoon ay nagsabi sa versyo 24, Kapitulo 5, Ebanghelyo ni San Mateo, ibigin mo ang iyong kaaway. Higit pa sa lahat na gagawin ito, sinasabi pa niya na idalangin ninyo ang mga umuusig. Kung atin pong ilagay ang ating Ebanghelyo ni San Mateo sa pagkasulat nito, panahon na inuusig ang mga Kristiyano. At panahon din na kung saan sila'y sinasakop ng napakabangis na Roman Empire. Ating makikita na itong pag-ibig sa kaaway at pag-ibig sa mga umuusig ay napakahirap. Napakahirap sapagkat ang ginagamit po dito na salita
ay ang salitang agape. Kaya sinasabi sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 5, versikulo 44, agapate, tos ektros. Kung ating tingnan dito, yung agape ay isang banal at dakila na pagmamahal. Mayroon pong limang salita sa Griego na ginagamit tungkol sa pag-ibig. Una, philia, ordinaryo na pagmamahal. Pangalawa ay eros, yung pagmamahal na mayroong pagnanais sa laman. Pangatlo, sinya, na ito yung mutual understanding. Pang-apat, storge, na ito yung pagmamahal na tinulad mo ang iyong kapwa na parang kabahagi ng iyong pamilya. At panglima, agape, ito yung banal, dalisay na pag-ibig o true love. At ito yung ginagamit dito sa versikulo 24, kapitulo 5, Ebanghelyo ni San Mateo. Mahalin mo o ibigin mo ang iyong kaaway. Agapati tos ektros. At ektros, hindi lang ordinaryo na kaaway. Pinakamatindi na kaaway. Ibig sabihin dito, walang hangganan at walang tinitingnan na personal na kadahilanan ang pag-ibig na tinuturo sa atin ng ating Panginoong Diyos. At dahil dito, atin pong makikita at maunawaan bakit sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 23, verse 24, habang ipinapako ang kanyang mga kamay na mga nagpako sa kanya, sinasabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Upang matupad ang sinasabi sa lumang tipan o matandang tipan sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 53, na ang alagad ng Panginoon ay maghihirap. Itong paghihirap ay para may pahayag na ang kaganapan ng nanampalataya ay gaya sa Ama. Kaya sinasabi sa versikulo 48, Kapitulo 5, Ebanghelyo ni San Mateo, dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang ginagamit po dito na salita ay ang salitang telios. Telios, ibig sabihin kaganapan ng kabanalan. At magiging ganap tayo sa kabanalan kapag katularan natin ang ating Panginoong Diyos na wala po siyang tinitingnan, wala po siyang pinipili. Nagpasikat ng araw sa lahat ng masama at mabubuti. Nagpapaulan sa mga taong naniniwala at hindi naniniwala na ang Diyos ay mapahayag din sa lahat ng ating ginagawa na mabuti. Kaya sa ating unang pagbasa, sa walang sulat ni San Pablo taga Corinto, Kapitulo 8, versikulo hanggang sa 9, na ating tularan ang ating Panginoong Hesus na sa versikulo 9, Kapitulo 8, pangalawang sulat ni San Pablo taga Corinto, sinasabi, ang ating Panginoong Hesukristo, bagamat siya'y mayaman, Diyos siya'y mayaman, ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamagitan ng kanyang karukhaan. Kaya handang tumulong. Kaya sa sulat ni San Pablo taga Corinto, gaya ng sa Macedonia, na sila mula sa kanilang karukhaan ay tumutulong. Sa ang taga Corinto din ay tumulong na sinimulan nito ang kawang gawa ng kanyang mga alagad na pinungahan ni Titus dapat ipagpatuloy sapagkat ang Diyos ay Diyos ng kabutihan. Diyos na nagmamahal ng higit sa lahat. Kaya sinasabi sa ating Salmo 145 ngayon, maasahan talaga ang Panginoon.
sapagkat kanya pong sinasagip ang mga naapi at siya ay tumutulong sa mga nagugutom. Ang ating pakikiisa sa lahat at pakikiramay sa lahat ng mga mahihirap ay siyang pagpapahayag na ang Diyos ay Diyos ng kabutihan. Naway, tayo rin ay magkaroon ng habag. Tayo rin ay magiging mabuti para sa lahat sapagkat ang Diyos ay Diyos ng may kabutihang loob. Naway, sa ating mga panalangin at sa ating kawanggawa, huwag po nating kaligtaan. Hindi po natin tinitingnan kung sino ang ating tinutulungan. Kaaway man o hindi, pantay-pantay ang lahat. Higit sa lahat, ang ating pag-ibig ay higit pa sa pag-ibig ng ibang tao sapagkat pati kaaway ay ating iniibig upang matulad tayo sa Diyos. Diyos na may walang hanggang pag-ibig. Diyos na may dakilang pag-ibig sa atin. Naway, tayo rin ay magmahalan sa isa't isa. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, lumapit tayo sa Ama upang tulungan tayong makasunod sa halimbawa ni Jesus na nag-utos sa atin na ibigin natin ang ating mga kaaway. Atin pong itutugon, Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pinuno ng simbahan naway magbigay saksi sa pamamaraan ng habag, pag-ibig at pagpapatawad upang masalamin sa kanila ng sanlibutan ang kabanalan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namimighati at nasusuklam sa kanilang kapwa, naway mapagtanto na maghihiwalay sa kanila sa Diyos ang pagbibigay daan sa hinanakit at galit. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pamilyang nagkahiwa-hiwalay at sinira ng hindi pagbibigay halaga sa bawat isa, naway muli nilang matagpuan ang dating alab ng pagsasama at pagkakasundo. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may sakit naway makamit ang kapayapaan ng kaisipan at kalooban na nagmumula sa kanilang pagkakaunawa at pagtanggap sa kahalagahan ng kanilang pakikihati sa pagdurusa ni Kristo, manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pumanaw naway makihati sa kapayapaan at kaligtasan ng paghahari ng Diyos, manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming Diyos, alam mo kung ano ang mabuti para sa amin. Tanggalin mo ang lahat ng hinanakit sa aming mga puso at basbasan mo ang lahat ng aming pagsusumikap na mahalin ang aming kapwa. Nagnami ito sa pagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo.
magsitayo na po ang lahat. Manalangin niyo, kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan. Sa iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapanin, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kanang loob ang tayo nikamot pinangasiwa sa San Sinukob. Sangad mong siya iwas tong lubos ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiling pinintulot na makabalik siya sa pamigitan ni Kristo Jesus. Kay kaisa namang helsi si awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Pagsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan kay sumitan ng Espiritu, ngayon banal ang makalob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kosang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Kaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at ng pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingaping simbahang laganap sa buong daigdig, pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay may pag-asang sila muling mabuhay ganin ang lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanwin na patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Paulino ng Nula, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri
ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagawirin ng galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoon at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kami paan araw-araw. Iligtas sa kasalanan tila sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisayin siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magpaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Nakahanga
tanggapin natin buhay niyang biyaya. O sakramentong banal na kahanga-hanga, papurihan natin at lahat ng bansa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Announcement. Sa June 24, Sabado, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo at ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunian, Jose Cardinal Advincula, D.D. Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat na ang mga ministry at organisasyon, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan na ang ating karakol ay gaganapin sa ika-apat ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan. Ang marangal na prosesyon ay sa ganap na ika-5 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawain ito ng ating kapistahan. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay nagpahiwatig ng iyong pagkilala sa tanang narito ang nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkaisa sa iyong sambayanan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa, kay narito sa loob at sa labas ng Nambanang Itim na Nasa ng Quiapo, kay mga naugnay sa pamagitan ng iba't ibang social media platform at nakuskusting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kay lagi ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo ng Poong Jesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Kung tayo'y magmamahal, dapat ito'y lubusan at walang hangganan upang matulad tayo sa pag-ibig ni Kristo. Ngayon po ang kusbas. Ngayari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na kusbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, niagmasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kiningan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan na wanila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan mong itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang malang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng binisyon ito na may malalang ng pangako lang sa binyag, na ikaw ay kaniibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at ligtasan.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.